Hey guys, what's up? It's me guys, Kinyones, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin ko naman today is magluto ako ng para sa lunch namin at i-share ko sa inyo kung paano ko gawin ang ating version ng buttered shrimp. So ayun, mag-umpisa na tayo natin. So ayun guys, mag-umpisa na tayo. So ito yung mga kailanganin natin sa version natin ng buttered shrimp. Actually, hindi siya buttered shrimp guys, para margarine shrimp siya. Dahil wala tayong butter. Kaya ayan yung mga kailanganin natin. Siyempre meron tayong konting shrimp dito. Pero marami tayong garlic. Mga 5 hanggang 6 na piraso yung i-chop ko. And then, meron din tayong paminta dito, 1/2 teaspoon to guys, at 1 kutsarang star margarine. And ito, tansyahin na lang natin itong ketchup. Siguro maglagay tayo ng mga 2 kutsarang ito. So, ayan, mag-umpisa na tayo magluto guys. Anyway, magluluto rin pala ako ng chorizo. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko lutuin itong aming chorizo. So, ayan, mag-start na tayo magluto ng ating lunch. Ito nga pala yung oil gagamitin natin para sa ating... I think hindi na natin kailangan ng oil kasi mag-oil na to. Anyway, papakita ko sa inyo kung paano ko lutuin yan. So, ayan guys, mainit na yung ating pan at ilagay na natin yung ating star margarine. Sobrang init! O, diba? Tumaw agad siya. Ayan, ilagay na natin yung butter, guys. Ay, butter! Oh my God, yung garlic. Diba, nagkakalituhan naman yung guys. So, ilagay lang natin yung garlic. While pinapainit ko yun sa kabila, dahil lulutuin na rin natin yung ating chorizo. Diba? Multitasking tayo dito. So, ayan. Fry-fry lang natin siya. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Sobrang dali lang ito, guys. O, diba? Anyway, pasensya na kayo, guys. Kasi, yung aking phone ay napupunta na naman ko saan-saang lugar. Dahil mag-isa lang ako nagbablog. At, ayan. Yung isang kamay ko, hawak ay cellphone. At yung isa ay naghahalo. So, ayan. Isa natin. So, ayan. Lagyan na rin natin ng paminta. Diba? May nakalimutan na kung isang kailangan natin dito eh. Wait lang, guys. So, ito pa yung nakalimutan ko. Na kailangan natin. Kailangan natin ng konting magic syrup. Hindi naman natin uubusin yung isang sachet. Yan, dash lang. Para may konting alat siya. So, ilagay na rin natin yung ketchup. One hand. Actually, dito sa luto na to, gusto ng asawa ko. Crunchy siya. So, ayan. Lagyan natin siya ng konting tubig, guys. Konti lang. Optional to, ah. Okay. Para meron tayong sabaw-sabaw. Ayan. Lagyan pa natin. Diba nakalimutan ko? Ang gusto nga pala ng asawa ko, crunchy. Wait lang. So, habang hinihintay natin siyang matuyo na, yan, matuyo yung sauce niya hanggang sa maging crunchy siya, lagyan na natin yung tubig dito sa kabila. Ayan. And ilagay na natin yung chorizo, guys. Hindi na natin kailangan ng oil kasi kapag nawala yung tubig niyan, yan na yung pinaka, ano, magiging oil niya, yung magtutito sa kanya. So, ayan, i-boil muna natin siya. So, iset natin ng medyo mataas yung ating fire. Balik naman tayo dito sa ating shrimp. So, ayan. Nilagyan ko siya ng tubig. Inisip ko kasi, oo, masarap kasi mayroong sauce. Pero, ang gusto pala ng asawa ko, kanimutan ko, ang binili niya na gusto niya crunchy. Kaya, ayan. Wait nating mawala yung kanyang sauce para maprito siya. Pero, meron pa naman konting sauce. Hindi nga alam yung talagang sabaw na sabaw.
So, ganyan yung aking version, guys. And, optional, guys, pwede natin siyang lagyan ng chili flakes. So, ayan, guys, kung mahilig kayo sa maanghang, pwede niyo siyang lagyan ng chili flakes. Pero kung hindi naman, huwag yun nalagyan. So, ako, lalagyan ko siya. Ayan. Konting-konti lang, turut-turut lang. So, ayan, nawawala na yung sauce niya. And, pampunta na siya sa pagiging crispy niya. Ayan. Pero ako, mas gusto ko, guys, yung may sauce. Ayan lang. Si asawa ang gusto wala. Diba? Sabi ko nga pala. Noted! Sabi ko noted! Crispy! So, ayan. I-low lang natin yung ating fire. So, balikan natin yung ating niluluto. So, nawala na yung tubig niya, guys. Ito na siya. Ayan, diba? Ang ingay na ni Marley. So, hindi nakapag-produce siya ng ano. Hindi siya nakapag-produce ng oil. Ilagyan natin siya ng konti. Konti lang. So, ayan. Ito na yung ating chorizo, guys. Ayan. Konting ikot-ikot lang. Then, tapos na siya. After nito, gagawa naman ako ng pipino salad. So, pakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung pipino salad. Ayan. Hanguin ko na yan, guys. So, ayan, guys. Ready na yung ating nilutong star margarine shrimp. Tsaka, ano, itong chorizo natin. Mag-prepare naman muna tayo sa sausawan at sa salad. So, ayan guys, ito na. Niwahiwa ko na yung ating pipino. And ganito ko gawin yung salad namin, guys. Maglalagay lang ako ng konting suka. So, tansyahin nyo lang siya, guys. Yan. And then, lagyan natin ng konting paminta. Maka teaspoon. Mas maraming paminta, mas masarap. And then, isang kutsaritang sukal. Ayan. Iwa tayo ng pangatikim. Magandang pa natin ng sukal. Lahati pa. Mas masarap kasi manamis na misya eh. So, ayan. Pwede na yung ating salad. Pwede nyo rin itong lagyan ng sibulas at kamatis, guys. Ayan. Gagawa naman tayo ng isa pang sausawan, yung toyo calamansi with suka and sili. Ayan. Wait lang. So, ayan, gagawa tayo ng ano ng ating sausawan. Sausawan para sa ating chorizo. Gagawa lang tayo ng calamansi. Lagay natin dito. Ayan, ipapakita sa inyo, guys. Wait lang. Lagay ko na lang muna lahat. And then, mga tatlong piraso ng sili. Lasan ko lang. So, tagkarin natin siya ng pinong-pino, guys. Kasi talagang lumabas yung patas niya. Yung mga buto-buto niya. Kasi, para lumabas yung anghang. Yan. So, ganito yung itsura niya, guys. Yan. So, lagyan natin siya ng toyo. Diba? Ito na ko siya ng ating toyo, guys. Dahil manamin na tayo. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung gustong sausawa ni asawa. Maraming kalamansi. At konti lang yung toyo. At marami rin sili. So, dahil marami tayong nailagay na kalamansi, hindi na natin kailangan lagyan ng suka. Yan. So, ready na tayo. Ready na ating sausawa, na ating salad, at ang ating main dish. So, ayan. Kakain na tayo ng lunch, guys. Maghahain lang. So, ayan guys, ito na yung aking prepare for today. So, for today's menu, meron tayo dito yung star margarine shrimp. O, diba? Hindi butter shrimp, but star margarine shrimp. Pero, crispy version siya na, ano,
nakadikit na talaga yung kanyang sauce dyan. And then, meron tayong ditong chorizo. And meron din tayong pipino dito. At meron tayong sausawan. So, ayan. Ready na tayo for our lunch. Kain tayo, guys. Ayan, nakasun pala. Ayan. Hi, guys. Kain tayo ng lunch. Sabi na. Nako. Naka? So, tayo niluto ko. Chorizo. Hindi natin ng sausawan. Sinasabaw ko yung sausawan, guys. Saka kami tayo dito. Tapon nulo! Ayun sa aming bisita. So, ayan. Continue tayo. Sige naman natin. Pipino. Ayan. Shrimp. Ano ba? Ito ka. Ano na lang? Kain tayo. Ang bawalan niyo, guys. Wala na kanina iinom, Arby. Nabablog ako yan. Nakakita kasi siya ng aso, guys. Ulam namin, guys. Pang mahirap lang ito lagi, guys. Pag-enjoy niyo na, guys. Mahirap. Kaya pang mahirap. Malmal ng ito, eh. Shout-out nga pala kay Boss Oplok. Sa'yo. Napagin ng lalaki yan, si Boss Oplok. Ako man ang magpakita sa kama. Napagin ng lalaki yan, guys. Kilalaan niyo yan, guys. Napakabait yan. Ang ganda ng lalaki. Saan ka? Saan ka pa? Ano po ang tuloy yun? Koko. Nabali ko din yung chup-chup eh. Mga tropa dyan sa kanto, guys. Tropa na yung Boss Oplok. Sa pare Jet. Si Poging Dexter, guys. Shout out. Sa pala ka magandang lalaki sa kanto, guys. Si Boss Oplok lang, guys. Sa'yo. Mukbang lang pa, mukbang. Nabawasan kami ng isang, ano guys, Oplok soda, guys. Nabawasan kami. Simang din. Kaya mo na kami, guys. Ganito na lang tatapos ang aking vlog. So, ayun. Na-speechless ako dahil gutom na ako, guys. So, ayun guys, hanggang dito na lang. See you again on the next one. Have a nice day, God bless you all, and thank you all for watching. Bye!